Hello sa lahat at magandang araw mga kaibigan. It's me again, Edmund. At panibagong pandagdag kalaman muli ang isi-share ko sa inyo tungkol sa Windows 11 tricks and techniques. Sa video ito ay ituturo ko kung paano natin gamitin ang Windows 11 snipping tool para kumuha at mag-edit ng screenshot mismo sa device screen natin. So ano ba yung tinatawag na snipping tool? Isa itong powerful features of the most Windows computers and can be used to create images of the device screen. Using the snipping tool is very straightforward. So napakadaling gamitin ito at madaling sundan. At kung paano natin gawin yan, start na natin. Dito lang sa ating searching bar ng ating computer ay type mo lang ang keyword na snipping tool. So, ayun na siya mga kaibigan. Makikita mo dito and then click mo lang ang open. So, ito siya. So, ang next na gagawin natin yan, punta lang tayo dito sa ating example mga kaibigan. So, unahin muna natin ang ating sa video screen. So, dito tayo sa YouTube mga kaibigan. Dito tayo muna. Papakita kung paano kumuha dito ng images. And then, punta lang tayo dito sa ating snipping tool. And then, click mo lang ang new dito sa left side. Makikita mo ang plus sign. Di new. Then, click mo lang siya. And then, dito na siya. Ang dito naman sa taas, makikita mo ang kanyang mga selection. Mayroon ditong rectangular mode. And then, ito naman yung preform mode. Meron din ditong window mode. And then, meron naman ditong full screen mode. So, ito yung mga selection niya, mga kaibigan. So, dito tayo sa preform mode na tinatawag. And then, ang next step dito ay itong mouse, idadrag mo lang siya dito. Dito sa picture na ito, mga kaibigan. So, kumbaga, kukunin mo lang yung images. Ganyan siya. Ayan. And then, pag bitaw mo yung mouse, automatic mga kaibigan, pupunta na siya dito sa snipping tool. Ayan. So, pwede mo na siyang i-edit mga kaibigan. Ayan siya. Pwede natin i-zoom. Ganyan. Ayan. So, pwede mo na siyang i-edit kung ano man ang gusto mong ilagay dyan. And then, next naman mga kaibigan, punta tayo dito sa example natin. Dito naman sa image dito sa Google. So, punta lang tayo dito sa snipping tool. Click mo lang ang new. And then, dito na siya. So, same thing sa first step natin. Drag mo lang yung mouse, mga kaibigan. Dito siya. Ganyan. Ganyan siya. Tapos, and then, pag bitaw mo yung mouse, automatic guys na save ka agad dito sa kanyang snipping tool. Ayan. So, pwede mo rin siyang i-zoom. Ayan. So, ganun po siya kadali gamitin ang tinatawag na snipping tool. Pwede mo itong gamitin sa mga iba mong content at mga pwede nating paggamitan dito sa tinatawag na snipping tool features ng Windows 11. So, ganun lang po kasimple mga kaibigan. In hope may natutunan ulit kayo sa ating simple tutorial. At maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa ating channel. At kung bago ka lang guys sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. Thank you guys and see you in my next vlogs.